Yo, Ma'am Sir, ako si Sip Bandilan. Kumusta kayong lahat? Ayos pa ba tayo? Dumating na ba yung rasyon galing kay Kapitan? Kung hindi pa, hintay-hintay lang tayo, di ba? Dadating din sa atin yan. For this video, gagawa na naman tayo ng Photoshop tutorials. Yung gagawin ko ngayon, i-blur natin yung background at tapos i-change natin yung konti yung look natin. Di ba? So, ayan. So, pero bago natin sisimulan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Hit the notification bell na rin para ayos tayo, di ba? So, let's go! Yan mga ma'am sir, so nandito na tayo sa Photoshop CS6. Sa CS6 muna yung gagamitin natin ngayon. Mamaya gagamitin natin yung Adobe Photoshop CC. So ito yung model natin. Ibablur natin yung background niya. Tapos i-change natin yung look niya ng konti. Diba? Una natin gagawin, click natin itong background to. Ito. Isi-separate natin yung model at saka yung background. So, punta tayo sa pin tool. Ayan. So, i-change din natin yung style niya to path. Fast forward tayo dito kasi matatagalan tayo. Pagdugtong mo lang yung start at saka yung in. Right click natin, mix selection para makagawa tayo na selection, diba? So, lagyan natin ng radius na 1. So, ayun ma'am sir, so meron na tayong selection. So, control J to create a copy. Hide natin yung background at saka layer 1. So ayan, ito na siya. So naka-separate na 'yon siya sa background. So next natin gagawin, by the way, tatanggalin muna natin yung sa may kamay. Ito i-delete muna natin. Ganun pa rin. Click tapos okay. So mix selection tapos hit the del key. Ayan, wala na. I-unhide natin tong layer 1. Click natin yung layer 1 tapos i-hide natin yung layer 2. Ayan. So ito naman, gagawin natin siyang background. So tatanggalin natin yung model natin. Punta tayo sa lasso tool. Ayan. Click lang natin. Itong ginawa ko, gagawa tayo ulit ng selection. Ayan. Right click, tapos punta tayo sa fill. Ayan, content hour, tapos 100%. So, click lang natin yung OK. Hintay lang tayo konti kasi medyo mabagal to. So ayan ma'am sir, so nawala na yung model natin, so meron natin yung background. Okay lang to, matatabunan din naman yan mamaya. So deselect tayo, control D, unhide natin yung layer to, rename natin to na model. Tapos ito layer 1, background. Ayan, nakaseparate na yung dalawa. Next natin gagawin, ika-crop natin, so punta tayo sa crop tool. Itong model natin, lagyan natin ng sharp kaunti. So, punta tayo sa filter. Tapos, next software. Itong next software, na-download ko lang to sa internet. Yan, ito siya. Marami tayong pagpipilian dito. Pwede natin i-sharp, i-dark kaunti ng yung kulay, punta tayo sa dark contrast. Ayan, ida-dark siya, di ba? So, kunin natin. Hindi natin kailangan. So, pwede na rin yan. So, okay natin.
rename natin to model 1. Ito hide natin. Yung background, ganun din yung gagawin natin. So, lagyan din natin ng color effects or NYX software. So, control F para ma-apply yung last na filter na ginamit natin. Yung dark na rin yung background. Click natin yung model 1. Tapos, control J tayo. Rename natin to model 2. Mamaya, mamimerge din yan katapos nito. Click natin yung model 1, tapos punta tayo sa filter, blur, tapos surface blur. So, dito 20, radius, threshold, 22. So, okay na yan. Click na natin. Click natin tong model to, tapos lagyan natin na add tayo ng layer mask. Punta tayo sa brush tool, dapat naka black dito tapos white, diba? So change natin yung opacity to 45%, tapos yung flow 35%. Zoom in natin, i-apply natin to sa buong mukha, hindi lang kasali yung mata at saka yung bibig. So, password ulit tayo dito. Dahil sa dumi ng mukha ko, tanggalin natin yung mga pimples. Pero bago natin linisin yung mukha ko, i-merge muna natin yung dalawa. Control E tayo. Ayan. So, model 1 pa rin natin lagay dito. Meron ng nag-iba, diba? And so, tatanggalin natin yung mga itim-itim dahil sa dumi ng mukha ko. Ayan, malaking retouch to. So, punta tayo sa patch tool. Select lang, tapos drag sa kabila. Tanggalan na natin ng kunting dumi sa mukha natin. Duplicate natin yung model 1. Tapos, hide na. Model 2 pa rin yung lagalagay natin sa isa. So, next na gagawin natin, i-change natin konti yung tingin natin. So, punta tayo sa filter. Tapos, liquify. So, konti lang. Konti lang sa mga. Ayan. Ayan lang. Tignan natin kung okay ba yung changes niya. Naging mukha tayong dirigma dito. And so hide natin yung model 1. Click natin yung background, tapos duplicate natin, control J pa rin. Hide natin yung isa, tapos background copy. So, punta tayo sa filter, blur, tapos lens blur. And so meron ako nagawa, nasa reduce niya ay 60, review. So, okay na. So, ayan, naka-blur na yung background niya. Punta tayo sa dito. Click natin yung curves. Adjust natin konti. Dark. Ayan ma'am sir, tapos na tayo sa Adobe Photoshop CC6. So, mag-open naman tayo ng Adobe Photoshop CC for final product natin. Ayan ma'am sir, nandito na tayo sa Adobe Photoshop CC.
So control O tayo. Kailang konti. Ayan, hindi na maraming makita. Tapos duplicate natin. Hide natin. I-group muna natin yun lahat. Hide natin. Ayan. Rename natin ng final. Punta tayo sa filter. Tapos camera raw. Doon kasi sa Photoshop CC6 wala siyang camera raw, nandito lang sa Photoshop CC. Yung Photoshop CC naman hindi siya ma-installan ng ano ng Nix software, so kaya yon dalawa yung magagamit ginagamit ko. So i-adjust natin yung kulay. White color, black, clarity, so vibrance, continue. Lagyan natin ng effects, so amount. Ayan. So ayan na. Hide natin yung brush muna. Preview. Tapos okay. Ayan. So, ito yung kaibahan. Yung kanina, tapos ngayon. Okay. So ito medyo ang dumi ang tignan, pero okay na yan. Ganyan talaga yan. Pero ayos na yan. So, control M tayo. So, yun ma'am sir, tapos na. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan mo tong video na to, please like and subscribe. Hit na notification bell na rin para ayos tayo, diba? So, ayan. Stay at home. Matatapos din tong pandemic na to. Babalik din tayo sa normal, diba? So, once again, ako pa rin si Bantilan. Kita-kita ulit tayo sa sunod na upload. Bye-bye!